Good morning mga kaibigan. Araw po kayo ng Friday, August 5. Oh, 5. August 5. Check natin ha. I-check natin para mas malinaw, mas maayos. August 5, 2022, Friday ha. Anong oras ngayon? 12:37. Kasi kagabi, nagulat ako kasi may mga kumakalat na balita daw na pumanaw na daw yung mga kaibigan natin. At isa dyan, sabi na binabanggit doon sa kumakalat sa social media is ating kaibigang dating ama ng lungsod Quezon, at hanggang ngayon ama pa rin naman siya ng ating lungsod. Kasi ako taga Quezon City ako eh. Dekada, ilang dekada na ako rin, 30 years. Tapos dating former speaker of the house, Attorney Feliciano Sanay Belmonte. Ayan. Oh, shout out kong, shout out. Hoy, mabuhay kayo. Ayun, mga taga-Quezon City. Tayo, ha? Sige, ito mga nagagaling sa mga patay itong message kong to. Oh, ayan. Oh, sabi nila sa social media, patay na daw. Si Erab Estrada, may mga Pilita Corrales, Max Urban, may mga artista ka. Sino pang iba dyan? Jose Maria Sison. Binanggit at sinali din nila si... yung tatay natin ng Quezon City, Tatay SB, ang tawag natin yan, Tatay SB ng Lusod Quezon. So, tapos ito, buhay na buhay oh. Oh, ano masasabi mo, Kong, Mayor Kong, sa mga kumakalat sa social media? Well, madali naman i-deny, and that's the social media, madaling magkalat, pero madali rin mag-deny dahil sa dalawang tawag lang sa akin eh. Nagpadala lang ako ng litrato ko na may hawak kong dyaryo nung araw na yon. Kahapon yun, August 4 kahapon. At saka yung litrato na nandun ako sa wake ni former President FBR. FBR, ano ha? O eh, sabi ko, kaya bahala mag-design, hindi ka po, ano tingin nyo? So, napakarami pa lang tumawag sa'yo, Kong, no? Magmula nung nabalitaan nila kahapon, August 4, na pinakalat sa social media na pumanaw na daw ang ating butihing dating alkali ng Lungsod Quezon. So, ang dami pa lang tumawag sa'yo ng mga kaibigan. Mga kaibigan. Isa na ako ron. Mga kaibigan ako. So, anong mga tinatanong nila, Kong? Hindi, wala. Wala hindi, rin? Hindi, kunyari, hindi nila alam. Kasi sabi lang, pare, kumusta ka? Dito ikaw, nagtabahay lang ako. So, importante, marinig na lang po sa wake ni kaibigan natin si President FBR Gao. Tapos eh, nagdaan sa isang restaurant at nakikain sa a couple of friends. Tapos umuwi na ako, ikaw. Wala ako, kung ginawa the whole day. So, nung nalaman mo, Kong, mga hapon na yun, no? Sabi mo, alas 3 siguro, alas 4. Nagulat ka ba? Yeah, nagulat ako. At the beginning, nagulat ako dahil sa mga kaibigan ko yung nagtatawagan eh. Hindi ako madiretso. Ano? Okay, parang, kumusta kayo? Kailan lang. No? Sabi ko, hey, okay man, okay kayo. Okay tayo lahat. Okay lang. Pero tumawag po sa inyo si Madam Mayor Joy Belmonte. Oh, siya ka unang lahat tumawag sa akin. Ay, nasa ka. Bahay, kumakain niya ako. Pero hindi niya binagit sa inyo, Kong? Hindi. Hindi niya binagit yung yung sa atin. Basta, wala. Binawagan lang niya ako. Sana dati, kanya. Oh. Dito ako ikaw sa bahay at kumakain. So at least, no, very concerned pa rin ng napaka... galing nating alkali ng Quezon. Oh, matapos eh. Wala naman siyang sinabi na eh kumakalat na lang kayo, so wala. O, hindi man. Siguro, kung hindi ko man nalalaman, ayaw na lang niya akong express or something. Ako, and then after that, after niyang tumawag sa inyo, saka siguro siya nagpatawag ng press briefing at nagbigay ng statement. Hindi, marami ako na kaibigan ko. In fact, hindi ko maintindihan talaga kung meron pa nag-send ng message. Message na gito, ganyan. O kaya, dahil sa meron siya nagpadala sa akin, one of the few who actually accommodated the, my request, ano ha? Pinadala ko ng copy ng picture ko, ano ha? Na nakasulat AIDS, ano ha? Ito, October 2006. Tapos may dust. Pagkatapos yung araw kapon. Yun ang born and death. Yung tawag doon, born and death yata yung... Hindi, wala mo nasasabi. Basta nitrato ko. Oh. Pagkatapos doon yung date of birth ko sa'yo. Adoptong yung kapon. Alam mo, Kong, alam natin sa social media, isang post mo lang dyan, isang send mo lang, isang share mo lang, naku, ang bilis. Every second.
thousands ang maaaring makapanood. Oh, pero anyway, some of my friends called me up. Pero hindi naman the, ay, kumusta ka, I should help. Yeah, yeah, okay, okay, okay. Talaga naman, tipo ko. Oh, ayan, oh, ayan. Jam-jam. Napakasigla-sigla pa naman, yung congressman. Ayan. Ayan, so palpal sila. So, paano yan, Kong? Anong mensahe mo doon sa mga nagpakalat ng maling impormasyon sa social media? Well, alam mo, maraming mga nadidisturb doon dahil sa, siyempre, yung tao mismo, hindi. Ano ka, it does not disturb me at all. Diba? That's why it's so easy to belay it eh. Ah, eh kung yung mga taong walang access dito sa mga ganito, o kaya walang nakapagsabi sa kanila na meron pala kumakalat sa ganun, kawawa naman sila. Pero in my particular case, ulitin nyo ulit na maging lalo popular ako. Ayan. Ayun, ano? Ayun, sa ating mga viewers ha, sa ating mga viewers, lalo na sa mga taga-Lungsod, pareho kong taga-Lungsod Quezon, buhay na buhay pong ating former mayor. Ito lang po ang mayor na nakapagpalaki no ng ERA income Quezon City. 2010, alam na alam ko yun. Taong 2010, si Vic Indriga nga yung admin dyan dati eh. Naungusan ang Makati. Diba, nalagpasan natin doon. Nalagpasan, mula noon. Hindi na nakabawi. Dahil po yun sa kanya. Kasi, may paraan. Kasi lugmok tayo sa utang nung mga sabihin natin mga nakalipas na taon mula nung wala kasi nung willing to cover ang utang natin siguro mga 2 billion sa land bank. Oo. So dahil big money nung mga panahon na yun ha. Oh, dahil sa ang total income ng mga ng Quezon City lang mga 4 or 5 billion ba. Eh ngayon nabasa ko yung sa report ni ng anak ko si Mayor Joy Belmonte 22 billion yata yung 21 point something. Oh. Mm. Almost 22 billion. O di, laki talaga ng progreso ng Quezon City from that time to now. Oh. At lalaki pa yan, Kong, kasi bakit ang dami pa rito pwedeng i-progress ng mga lugar eh. Pantay ng building. Tuloy-tuloy na ba ang progreso ng Quezon City? Oh, pinakamalaki to sa lahat ng lungsod. Oh, saka tuloy-tuloy ang progreso. Kahit na si Joy nga eh, hindi man lang siguro tinawagan lang siya sa telepono. O pagkatapos, na-organize yung liga ng mga mayor eh. Siya palang vice mayor. Siya palang vice president. So, siya palang number 2, hindi nila alaman. So may advice ka ba Kong doon sa nagpakalat? Anong advice mo sa kanya? doon sa tunay ng mga may sakit o nervyoso, huwag naman yung sasali. Pero yung kamukha ko, okay lang. Sige, lukuhan lang tayong pare-pareho. Misses po, Kong, sa inyong napakagaling na anak, na ngayon mayor natin sa Lungsod. Well, alam mo talaga, I'm very touched na the first one to call me is my daughter, si Joy. Pagkatapos, di naman niya sinasabi sa akin, until this morning, nabasa ko, nagumawa pa na siya ng statement na saying na my dad is very well. Ikaw alam mo, walang hindi ko yung mga rumors sa kumakalat eh. At saka marami rin naman ako mga kaibigan na tumawag sa akin sa doon, mga tatumpo na tumawag sa akin. And I appreciate it dahil sa lahat naman sila eh. Oy, kumusta ka? Sanay ka? Kumusta ka? Ganun lang. Hindi naman nagsasabing, uy, ano yung klaseng boses yan? Boses ba mula sa ganun? Paral na kuhang ganun. And in fact, tinatanong ko nga, paano mo nalaman? Alam mo, nakita lang daw na may picture ata sa katla o nakita ba somewhere. Pero up to this time, hindi ko malawa kung sino ang gumawa. Pero kung sino man yung gumawa yun, hindi naman fair yun. Dahil sa, kung ako lang, di bali, ako dahil sa naging politician ng araw, alam kong normal yung mga ina-atake kang ganyan. No? Pero yung mga ordinaryong tao, o yung mga taong mga retirado na, huwag naman natin isali sa ganyang kalokohan. Ikaw, makawawa naman sila. Dahil sa balita ko, hindi lang pala akong ginawa ng fake news. Nine kayo ko. Nine, ha? May ko lang nalaman na nine, ha? Kasi sinabi itong kailigan ko, ha? Ang dami. Kawawa naman yung iba. Kawawa naman yung iba. Let's not do it. Please, yung
yung kamukha ko, I can understand dahil sa siyempre, pero yung mga marami tayong makasiyam nga ako tumakbo ng election dito sa distrito dito eh. So, eh siyempre, may natamaan. 9 times, ha? Pagkatapos eh, during the last 6 months noon, naging mayor ako. Mm-hmm. Naging speaker ako. No? Yung third term ko. Pagkatapos naging mayor naman ako, 3 terms. So 9 years there. 9 years. So 18 years na. Pagkatapos naging congressman ulit ako, another 9 years. Nine years. 3 terms. Including Congress of 2015 at 16 Congress ako ang speaker. Siguro next to Johnny Venezia ako pinakamahabang ang paglilipot bilang speaker. Pero sa akin, except okay lang yan. Bigyan tayo ng pagkakataon, paglipot naman tayo ng okay. Kung wala na tayo, okay din. Ang katotohanan nga talagang oportunidad dyan para makatulong sa bayan. Yun. Mensahe mo, inspirational message mo kong kasi napakarami pong taga-suporta sa buong lungsod ng Quezon na kung saan kayo po ang nagpaganda. Mga kababayan sa lungsod Quezon. Alam nyo, ito ang lesson ko. Nakita ko na dahil sa una kong nahawak ang government office after EDSA was naging president ako ng GSIS. Maraming mga at that time, mga 20 yung mga corporations na either owned by or may utang sa GSIS. So, marami ito mga hawak na gano'ng position. No? Pero all the way up to maging politiko ako, 3 times dito sa distrito ko as a congressman, so 9 years. Then 3 times as mayor, so 9 years. Then 3 times again as congressman, so 9 years. And during those 9 years, 6 years speaker pa nga ako. No? Pero lahat na yun, inaalay ko sa mga tao ng Quezon City. I did my best to help everybody. You know, at ang question nga sa akin ay yung taktika eh. Paano ko nagawa yung yun? Ano, naalala ko, lesson from the past. Nakita ko meron isang mayor na nauna sa akin na nagtaas siya ng taxes on his last term. Ha? Epepok siya. Dahil sa hindi mo mapakita yung nagawa mo eh. Kasi you don't have enough time. Ako naman, pag-upo ko, tinaas ko kagad. Pero siyempre, galipin yung mata ko. Pero wala pang isang linggo, nakita na. Tanggal na lahat yung hindi na asfalto ang ginagawa sa Quezon City. Puro sa simento na. Dahil sa nakita ko rin yun, every 2 years pagka-asfalto eh, rini-repair. Pupuntay ako puro sa pinakakakotahan every 2 years. So, kaya pinasimento ko na lahat. Kaya ang Quezon City, kung titignan nyo dito sa Metro Manila, ito lang ang lungsod na napakalaki. Mm-hmm. Pero halos lahat ng major streets are simentado. Simentado. Yan, that was the beginning. So, yung unang mga naiinis sa akin, nagpagtaas ako ng tax, happy na sila. Di ba sa nakita nila that it benefited them. So, siguro mga dalawa, mga 40 eskwelahan yung pinagawa ko rin sa Quezon City. Dahil sa nung araw, halos dadun na lang sa corridor siya yung mga isidante. Dahil sa coffee lang ng pera. Isang pinagawa ko lahat yan. No? Ang katerba yung pinagawa ko mga eskwelahan dito. So, meron na ako isang best friend. Itong bagong Secretary of Housing, si Jerry Acosta. I want to congratulate him first for being the new cabinet secretary for the housing sector. No? Pero si Jerry, kaibigan ko yan. Nung magtaas ako ng tax almost a few 1 or 2 months lang after he was elected as mayor, sabi niya, one term mayor ka ha, Natalie. Sabi ko, sabi ko, di ba na Jerry, one term mayor na may nagawa is better than a 3-term mayor na walang nagawa. Tama. Yan ang sinabi ko sa kanya. So, as it is, tama, basa ko sa tao, nakita nila yung improvement sa buhay,
Nakita na improvement sa infrastruktura, nakita na improvement sa edukasyon, sa mga services ng lungsod. Halos wala na akong kalaban nung may second term. Halos wala na rin akong kalaban nung may third term. At sa Correor. Patapos, maghuli ako nung three more terms as congressman. Lain na kung halos wala rin akong kalaban. Why? Dahil sa, I took that risk na sabi ko, hindi bale, taas natin yung tax nito. As long as ibibigay uli natin sa tao at makikita nila at ma-appreciate nila, nagaganda ang buhay nila. Dahil sa ating pagkita ba? Hindi biro yung mga legacy na naiwa, na pundar mo. Natatawa nga ako eh. Pagka ako hindi natatawa. Natutuwa. Pagka naglilipot ako ng Quezon City. Oh. Ang tagal ko na, 19th Congress, wala na ako sa 18th Congress lang, wala na ako. Nasa 15, 16, 17, yun ang kauli-ulihan ko paglilipot. Nasa 19th Congress tayo ngayon, 18th. Wala na rin ako. Pero pagka naglilipot ako sa Quezon City, nakikita ko yung servisyong bayan. Oh. Servisyong bayan, mga naglalakihan pa mga po sa mga pader. It makes me happy. Na sabi ko, sa tingin ko, the people of Quezon City appreciate the fact na binigay ko yung 27 taong paglilito dito sa Quezon City. And I'm very happy. 27, hindi biro yung... 27 years straight, ha? 9 straight elections. Baka kung tumakuli ako, hindi, mahirap na. Dahil sa'yo, anak ko yung tumatakbo eh. Ayun. Although marami naman nagpapatakbo, pero huwag mo natang banggitin dito ako. Ay, completely. Bulungan mo na lang ako. Completely retired na ako. Pero kung may maghihingi ng payo o ganyan, I'm always ready, of course. Pero I want to tell you, almost 2 years din ako hindi lumalabas dito sa bahay nung mag-pandemic. Dahil sa kung makikita ninyo, no, yun naman pandemic, lalo na yung panahon neto, hindi na kaya pinapublish nung diaryo nung DOH yung mga number of namamatay dahil sa ilan-ilan na lang eh. Hindi ka mukhang araw na daan eh. That means to say na kung meron man, it's not as deadly as before. Pero sila, I'm very careful na hindi rin ako naglalabas unless it's necessary. Para sa kaligtasan din ng lahat. Para sa kaligtasan ng lahat. Kaya, I'm very happy. Kahit pero sa last kampanya ng daughter ko I only participated siguro mga last 3 or 4 days lang eh. Dahil sa marami siyang pa-meeting na nag-iisa lang siya. Pinaka-last meeting ni Avance, Circle. Hindi na ako sumama doon. Anyway, magkat ka doon. Ano. Circle, ginta-ginta. Maganda na ako nang makikita ang buhay. Hindi lang buhay, kundi malusot pa. Makita ka lang ng mga taga-lungsod ko. Hindi ka nagsalita noon eh. Pero makita ka lang niya. Hindi ako talaga nagsalita. Doon yung mga kandidato. Kailangan give everybody a chance to say something. Kaya, hindi na ako nagsalita. Pero, at saka, hindi nga ako makita sa tablado lang. Sa gilid lang ako eh. At pinakita ko nung magtataasan ng mga kamay eh. Pero I'm very happy. Ibang impact. Makita ka lang ng mga tao. Naka-record sa akin yun. Naka-video yun. Naka-live. Yung bola ako. Yan ang bolang totoo, mga kababayan. Hoy, mabuhay po ang mga tiga Quezon City. At hindi lang tiga Quezon City. Lahat ng Pilipino. Let's work together. Kung sino man ang leader, sundan natin at give our support. Dahil sa support na yan ay support para sa ating bayan. Yun. Okay, shout out ulit sa mga taga-lungsod Quezon. Mabuhay sa mga taga-lungsod Quezon. Mabuhay din sa lahat ng mga Pilipino. Ayan ang ating former Speaker of the House, former ama ng lungsod Quezon, former Mayor Attorney Feliciano Sane Belmonte Jr. Nandito tayo ngayon sa bahay niya, guys. Bye-bye.